Pinayagan ng Sandigan Bayan si Pampanga Representative Gloria Macapagal-Arroyo na madalaw ngayong araw ang kanyang yumaong kapatid, na gaya naman ang counter affidavit si Senator Antonio Trillanes IV, kognin-reklamong libel na iniain laban sa kanya ni suspended Mayor Junjun Binay. Narito report ni Joseph Moore. Naghaina ng counter affidavit si Senador Antonio Trillanes IV laban sa reklamong libel na isinampan ni suspended Makati Mayor Junjun Binay sa kanyang kontrasalaysay na nindigan si Trillanes na mayroon siyang parliamentary immunity. Ayon kay Trillanes, binayaran umano ni Binay ang mga maestrado ng Court of Appeals ng 50 milyong piso para mabigyan siya ng temporary restraining order kontra sa suspension order na inilabas ng ombudsman laban kay Binay. Dahil yan sa pagkakasangkot umano ng alkalde sa anomalya sa Makati City Hall Building 2. Meron po akong basis, meron tayong impormasyon, may nagbigay sa atin, meron testigo. I brought it out publicly because naniniwala ko na ito ang aking obligasyon and mandato bilang senador ng ating bansa. Dagdag pa ni Trillanes, ang Senado dapat ang magdisiplina sa kanya at hindi ang mga korte. Nauna nang pinalipat ni Trillanes sa DOJ ang preliminary investigation mula sa Makati Fiscal Office para raw maging patas ang pagdinig. Ang sagot naman ng abogado ng suspendidong alkalde ng Makati, hindi saklaw ng parliamentary immunity ang paninira ni Trillanes at lalong hindi raw katanggap-tanggap ang anumang uri ng paninira. Ang parte ng trabaho ng isang senador ay gumawa ng batas, hindi mag-imbestiga at maghusga. Ito ang ginagawa niya kay BP Binay at sa pamilya ni BP Binay. Pinayagan naman ng Sandigan Bayan si dating Pangulo at ngayong Congresswoman Gloria Macapagal-Arroyo sa hiling nito na madalaw ngayong araw ang kanyang kapatid sama na si Arturo Macapagal na pumanaw dahil sa cancer. Sa nauna kasing desisyon ng Sandigan Bayan noong Martes, kahapon at Biyernes lamang siya pinayagang pumunta sa Burol. Pero ngayon, binigyan ng dating Pangulo ng pagkakataong makabisita ngayong araw mula alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Pero hindi na pinayagan ng Sandigan Bayan na makapunta si Arroyo sa ikasyam na araw ng Novena sa susunod na linggo. Ipinag-utos din ng Sandigan Bayan na higpitan ang seguridad sa dating Pangulo at sa mga kasama nito sa kanyang pagdalaw. Bawal din ang panayam sa media. Inalmahan naman ito ng Office of the Special Prosecutor. Ayon sa opisina, hindi valid ang motion na inihain ng kampo ni Arroyo dahil hindi ito pirmado ng legal counsel na si Attorney Lawrence Arroyo. Masyado na rin daw naaabuso ng kongresista ng Pampanga ang kabaitan ng Sandigan Bayan. Joseph Morong, GMA News.